that is why I want to marry you. Goosebumps. Grabe yung linya doon. Bago. Napakaraming lupain ni Kapitan Tiago at hindi lang yun. Napakaraming niyang negosyo sa Maynila. Oh, free. Hello guys, welcome back to our channel. Today is Wednesday, another day for us to react to Maria Clara at Ibarra. We are now at episode 58. I'm very excited to watch this. And of course, bago tayo mag-jump into the video, we will have our shoutouts for three people na nag-comment sa video natin kahapon. Our first comment is from Lenny Arceo. Sabi niya, nag-level up si David Licauco to stardom dito. GMA should conceptualize a team-up of Fidel and Clay in a different show. They may not be a couple in real life, but they bring kilig to the viewers. I totally agree. Nakita niyo naman kahapon, di ba? Sobrang kinilig tayong lahat sa mga eksena nila. And that was the time talaga na nagsabi si Fidel, like loud and clear sa harap ni Clay na may pagmamahal siya for Clay. And that was just the bomb right there. So, sobrang nakakilig yun kahapon. And as I've said, parang pambalance yun sa mga ganap-ganap. Maraming salamat, Lenny Arceo. Next comment is from N2J Music Channel. Sabi niya, damang-dama ko ang pagmamahalan nila Ibarra at Maria Clara. Walang patid ang pagtulo ng luha ko. Napakagaling ng mga acting nilang lahat. Dinadala talaga nila ang mga tao sa istorya ng Noli na parang parte tayong lahat ng nobela. Totoo yan. Nakakakilig ang feel. Totoo. Oh my gosh. Oh, see? Sabi sa inyo eh. Pati si N2J Music Channel, sabi niya, kinilig siya sa feel. So, ayan. Maraming salamat N2J for your comment. Last comment natin is from iHeartAces. Sabi niya, Clarisostomo moments always make me feel emotional. Totoo yan. Sa dami ng mga napagdaanan nila talaga, hindi mo maiiwasang malungkot. Pero at the same time, mamangha, di ba? Kasi pagmamahalan yung nagbubuklod talaga sa kanila ay nagpapatibay sa kanila kahit anong mangyari, nagmamahalan sila. So, ayan. Maraming salamat sa mga nag-comment kahapon. And hopefully, magpatuloy kayo mag-comment para may interaction tayo. And today, oh my goodness, excited na ako Wednesday ngayon. Parang paano na naman to? Papuntang Friday na eh. So, may parang patikim na tayo for what's going to happen on Friday. And I'm very excited. So, without further ado, guys, let's go check this out. Ready? 1, 2, 3. Pero dapat nagpunta dito, Ginoo. Nilalagay mo lang ang buhay mo sa panganib. Lalo na ngayon na... Ex-komunikado kayo? Patid ko po yan, senyor. Nandito ako dahil... Nais ko ipapatid sa inyo, senyor. Na mayroon kayong taong kakampi na handang kumilos laban sa kanila. Maria, mi amor. Ya estoy aquí. Te voy a abandonar. Self-spot talaga ni Dama sa sino na tarik na pagdan siya kanina. Ah, Senyor Ibarra! At anong ginagawa ng isang ex-komunikado? Nagulat sila. Esto tiene el permiso de su excelencia. Angad ko lamang po ang tulong ninyo upang iwaksi ang sumpang ekskomunikasyon na nais mo sa akin ng aking pagkatao. Kakausapin ko ang arsobispo tungkol sa iyong ekskomunikasyon. May tiwala ako na makukumbinsi ko siya na ang iyong pagkatiwalag ay hindi makatuwiran. Salamat ulit sa pachismo. Pero wala dito ang iyong amigo na siyang dahilan naman kung bakit ka nagpunta, di ba? Siya nga ba talaga ang dahilan? Babu. Bili-bili, Clay. Bulad ka ba? O sadyang manhid ka lang na hindi mo naramdaman? Ano raw? Iniibig kita din. Oh my gosh, nagtapat talaga siya. First time kasi ni Clay, siguro, na may manligaw sa kanya, di ba? Wala pa siyang boyfriend before. So, understandable ang reaction na dito. Para siyang umiiwas or natatakot or something else. Pero, ayun nga, parang may awkwardness. Tingnan natin. Ya te vas enseguida? Ni vas a visitar a tu novia que está enferma? Grabe itong scene na to. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig, Maria. Hindi ko ahayaan na magkahiwalay tayo. Dahil naroon, ang pangako ko na ikaw, Maria, ang babaeng pakakasalan ko. Nagulat si Tia Isabel. Bawal kasi mag-hug, di ba, dati? Pero wala na siyang nagawa. Na-shock siya. Batid kong ikinagulat mo ang aking pagsisiwalat ng aking niloloob.
Miss Del Culpas, binibining Clay. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko rin to inaasahan. Hindi ko inaasahang ibigin kita. Ngunit yun ang katotohanan, binibining Clay. Oh my gosh! Kakaloka? Ang gusto ko lang naman ay matulungan ng mga bida sa nobelang to, pero... Ay, parang nagkakaroon ako ng sarili kong love story. Ang weird yun dyan siguro. Tila, kinakausap muli ang iyong sarili. Sir Fidel, hindi tayo pwede. Okay? Imposibleng maging tayo. Alo, rejected siya. Kung alam mo lang, magkaiba ang mundo natin. Batid ko. Batid kong tila langit ako at ikaw ay lupa. Ay. Bakit binibining, Clay? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay ibig kitang pakasalan. Ha? Andali! Kasalagad! Samantalang dati, kulang na lang magsakalan tayong dalawa. Totoo yan. At hindi rin naman kating ibig dati sapagkat ikaw ay nakakayumot na babae. Hello? Kinagulat ko na lamang na isang araw na napagtanto ko na binihag mo na ang aking puso, binibini. Ay, bakit ka galit sa akin? Parang kasalanan. Bakit ako hindi magalit sa'yo? Ngayon tila, ayaw mo sa akin. Hindi mo ba napagtatanto, binibini? Na napakapalad mo na iniibig kita. Aba, conceited yarn? Kung ibang babae ang aking sinuyo, malamang ay magpapakasalagad yun sa akin. Hoy, Fidel. Huwag mo akong matulad-tulad sa iba, ha? Hiniling ko ba na umibig ka sa akin? Ang utang na loob ko pa sa'yo? Hello, hindi ako masisilaw sa yaman at stature mo sa buhay. Dahil daig mo pa ang pamaypay sa pagiging mahangin. Diyos ko, men! Ang taas sa ego mo, kasing height mo. Ngayon, kung gusto mo ng babaeng easy to get at gusto magpakasal agad sa'yo, eh, di go! Feeling hero ka eh. Napakadali nga maghanap ng dalaga. Sapagkat ikaw, ay isang malaking kalamidad. Halaka, mag-aaway na sila ito. Fiery, opinionated, and bull-headed woman. Ang mga katangian na magdulot lamang sa akin ng gulo o kahihiyan. Oo, yung hukay. Anong sabi mo? Free! Uy! Sa tatitan naman! So... Ang ganda ng shot na ano, guys. Ang galing nyo, grabe, MCI. Ngunit, ang hindi mo magandang katangiang ito ay ang mga katangiang ring inibig ko sa'yo. Ay, shoots, grabe. Pero masag ka pa rin. Maraming ka kasi, bro. Bawasan mo. Ah! Kilig moment na naman to, grabe. Totoo yun. Na napakadaling maghanap ng babaeng magpapakasal ka agad sa akin. Ngunit hindi nila ang papantayan ng iyong talino at lakas ng loob. And that is why I want to marry you. Goosebumps. Grabe yung hininga doon. Binibining, Clara. Galing ni Fidel. Hindi ako susuko hanggang hindi ko napapatunayan na karapat dapat din akong mahalin.
Freak! Tama na! Grabe na! Pauta na tayo for today's video. Hanggang sa muli. Binibigay kay. Naiyak din siya. Bago. Pati yung expression ni Clay kinuha niya na rin na gaya niya. Aww. Oh, maganda yung yard. Oh, may love ka na rin eh. Oh. Yung pala yung cheese. Grabe po. Ay, grabe naman kayo. Maraming salamat. Kinig yun, ha? Hindi nyo iibigin ang babalita ko sa inyo, Padre. Si Crisostomo Ibarra ay nasa pamamahay ni Kapitan Tiago. At siya ay panauhin ni Kapitan General. Hindi naman ako magtataka. Alam kong matalik na kaibigan ng mga Ibarra, Kapitan General. Kaya hindi nakakapagtaka magkasama ang dalawang tiyak. Kaya't hindi rin dapat tayo magulat kung tutulungan ni Kapitan General si Crisostomo Ibarra para hindi maging ekskomunikado. Los sinvergüenzas. Pumanhin, Padre. Si? May gusto pong makipag-usap sa inyo. Buenas tardes, reverencias. Si Victorina. Padre, buenas tardes. Padre. Ang mga peking social climber. Hindi, pagpaumanhin nyo na, Doña Victorina, pero mas makabubuti. Siguro kung kayo'y babalik na lamang pagkatapos naming mananghalian para makapag-usap tayo. Dispensa, mga reverensya. Ngunit naparito kami ni Esposo para bigyan solusyon ang inyong suliranin patungkol kay Maria Clara. Batid namin, Padre, na ayaw niyong maging mag-isang dibdib si Maria at si Ibarra? Siya'y isang diablo na magdadala lamang sa aking inaanak sa impyerno. Siyang tunay, Padre. Kaya nais namin ipakilala sa inyo ang isang batang peninsulares na mas karapat dapat para kay Maria Clara. Peninsular? Peninsulares. Si Padre, peninsular. Wala siyang bahid ng pagka-indio sa kanyang dugo. Iikiko como yo, también ha nacido en España. Kaya't magiging isang karangalan para kay Maria Clara na magpakasal sa aming kaanak. Pakasal ka agad? ¿Quién es ese peninsular del quien hablas? Treten. Alfonso, mío hijo, entrad. Padre Damaso, Padre Salvi, os presentar. Mi primero, Señor Alfonso Linares. Maraming salamat po, Tiyo, at hinayaan niyo ako makadalo kay Maria. Wala akong magagawa kung Kapitan General na hanap pa siya. Ngunit sa sandaling malaman to ng mga fraile, ako rin ang malilintikan. Paumanin po, Tiyo, at nadamay pa kayo dito. Ngunit sa oras na maiwaksi ko ang aking ekskomunikasyon, maging ang mga fraile ay hindi na makakaadlang pa sa amin ni Maria. Huwag kang pakakasiguro, Crisostomo. Lalo na't ang mga fraile tila Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Matagal na kitang pinapayuhan na makibagay sa kanila. Ngunit nakinig ka ba? Hindi pa po ba pakikibagay na sinunod ko ang inyong payo? Na huwag na silang singilin sa kanilang kalupitan at kalapastangan sa aking ama? Ano pa po bang pakikibagay ang ibig ninyong gawin ko sa mga tinutukoy niyong Diyos dito sa lupa?
Buti lang may talim na yung pananalita, Ginoong. Kung tunay at ibig mong makatuluyan ang aking anak, huwag mong sirain lalo ang buhay mo, ang kinabukasan mo sa pagiging alibugha mo sa mga fraile. Makakalis ka na, Crisostomo. Adios. Mga Diyos sa lupa, grabe. Yan yung status ng mga fraile dati. Mga pang-abuso. Grabe, no? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Acabas de venir desde España, hijo? Sí. Desde Madrid, padre. Ngunit hindi ito ang unang beses na nandito ako sa Las Filipinas. At, mahusay kang magsalita ng wikang Indio. Si, padre. Pagkat musmus pa lamang si Alfonso ay sa amin na siya nakatira sa Maynila at umuwi lamang sa Espanya para makapagtapos ng abogasiya. Terminado su curso en la universidad. Con los honores más altos. Ay. No me alabéis tanto, por favor. Me da vergüenza. Huwag mong ikahihiya ang papure, Alfonso. Bueno, gusto ko rin makilala ninyo ang aking inaanak. Alam mo, pareho kayong edukado at galing sa de klase pamilya. At kapag ka nakita mo si Maria, para siyang isang anghel sa wangis at tinig. Ay, siyang tunay. Kaya't bagay na bagay kayo. Ngunit, kailangan mo ng patunayan ng binata ang kanyang sarili bago mo ipakilala kay Maria Clara. Marami pang panahon para patunayan ng binatang itong sarili niya, mahal na kura. Doña Victorina? Si, padre? Maghanda kayo at sa mga darating na araw sasamahan ko kayo upang makilala si Maria Clark. Ay, napakainam na desisyon, padre. Muchas gracias. De nada. Adios, padre. Ay, es una decisión muy estupenda. Adios. Adios. Nagambala si Salvi. Hindi mo ay pinta yung mukha niya. Luluwa. Subalit hindi ka na maaaring papasukin dito sa simbahan ng Santa Iglesia Katolika. Ikaw ay isang ex-komunikado. Batid man lang lahat na hindi pa ako imbitado sa iyong tahanan. Ngunit ngayon ay masigit pa ang aking pangangailangan na mapalapit muli sa inyo. Dahil unti-unti na akong nauubusan ng dahilan para manalig sa pangako niyong kaligtasan. Nais ko pa rin maniwala na hindi kayo gawa-gawa lamang ng mga fraile upang sakupin ang aming isipan at lapatria. Na kayo'y totoo para hindi kami gawing sunod-sunuran, takot, at tanggapin na kami ay mababa at walang kwenta, na hindi ginagamit ng inyong mga sugo ang inyong pangalan para paglaruan ang aming kapalarat buhay. Hindi ko isinusumbat kanino man ang naganap na injustisya sa aking ama, sa paniniwalang may Diyos kang magbibigay ng nararapat na huwisyo. Ngunit kailan po kaya ito mangyayari? Maaabutan ko pa kaya ang hustisya?
o maging ako ay makukulong rin at mamamatay ng maaga. At iiwan ko ang kaawa-awang si Maria sa dusa. Gusto mo? Nalalaman kong kayo'y Diyos ng justisya at pagkakapantay-pantay. Kaya't tiyak akong darating din ang araw na mananaig ang inyong kapasyahan. Siya nawa. Grabe yung mga salita niya dun. Napaka-meaningful kung nanamnamin nyo, guys. Hindi sa nangingilam ako, Padre. Disculpe me, lo que digo. Ngunit hindi yata tamang ipagkasundo mo na si Maria sa lalaking hindi mo pakilala ng lumos. So talagay mo ba? Ipapahawa ko si Maria? Batid kong hindi. Para mo na siyang anak. Si, sí, es correcto. Pero ella, ya es como mi hija. Kung gayon, hindi ba tama lang na kilalani muna natin si Senyor Linares bago mo siya ipilit kay Maria? Un fío en la pareja, yes, su pariente. Isa pa eh, mas maaatin ko na mas may makatuluyan si Maria na kahit na sino basta't purong Espanyol kesa naman ang Krisostomo ay parang na. Vamos a comer! Puro Espanyol, grabe no? Baba ng tingin nila sa mga Pilipino dati. Pulang na lang tawagin nilang hayop. Señor Fidel! Buenas tardes. Anong maganda sa hapon, senyorita? Tila yata wala sa wisyo ang Ginoo. Hindi lamang ako makapaniwala na may babaeng tatanggi sa akin. Sino ba siya sa akala niya? Isa lamang siya sa sakit sa ulo. Tila yata hindi lamang kung sino ang inyong tinutukoy, Ginoo. Marahil ay isang dalaga na inyong naiibigan. Isa siyang bruhang nagmamayari niya. Hindi lamang na aking isipan, kundi pati na rin ang aking puso. Ay, karamba! Isa siyang isa itong malaking sumpa. Ay, di ba may... Ginoo! Ang pag-ibig ay hindi sumpa. Kung ito ay susuklian din ng pagmamahal. Ngunit kung hindi, ito ay nakakadurog lamang ng puso. Lalo pat kung inyong naiibigan ay may ibang napupusuan. Hindi ba? Ala. Sinusulan niya. Ala. Iniisip niya si Ibarra yung ibang gusto ni ano. Apply. Ang aking amigo. May sinasabi ka, Ginoo? Wala. Wala, senyorita. Bueno. Adios. Hasta la vista. Adios, senyor. Tila nagustuhan ako ng mga fraile. Cierto? Correcto, Alfonso. Kaya nararapat na husayan mo pa kapag nagkita na kayo ni Maria Clara. Tienes ganar su amor. Es verdad que esa mujer es muy guapa. Sí. Ella es muy hermosa. At hindi lang siya maganda, Alfonso. Napakaraming lupain ni Kapitan Tiago at hindi lang yun.
Napakarami niyang negosyo sa Maynila. Oh, free. Si Maria Clara, ang unika iha ni Tiago. Oh my gosh. At sa palagay mo, sino makikinabang sa lahat ng iyon? La Doña Maria Clara, por supuesto. Su futuro esposo. Por supuesto! De ver, tú, por supuesto. Ay, mga scammers to. Mga sinaunang scammers. Oh, yan, oh. Mga mapagpanggap. Wak doctor tsaka social climber yung isa. Scammers. Pahingin lang pa umanin, you know. Hayaan na ang babae. At huwag na magpadala sa bugso ng iyong emosyon. Para sa mga luha mo. Ngunit bawal sa sipon at uhog, ha? Hindi mo ba nagustuhan ang aking munting regalo para sa iyo? Para sa akin? Inibig kita, binibigila. Hindi ko napansin. Nabihag na pala ng ganda ko si Lolo Fidel. Oh my gosh. Hindi pwede, Clay. Okay, focus. Wala nga namang singitan mo pa ng love story mo ang kwentong ito. Ang gulo-gulo na nga. Ang bida sa kwentong ito ay walang iba kundi si Maria Clara. Sir Ibarra. Kamusta po ang pakikipag-usap mo sa Kapitan General? Napakaganda na resulta. Yun nga lang, maging ang ama ni Maria ay kontra pa rin sa akin hanggang ngayon. Halina tayo sa loob at ikukwento ko sa iyo. Senyor, ibisita po kayo. Senyor Crisostomo, gandang gabi po. Ako po si Lucas, ang kapatid ng namatay sa Cabrera ng iyong paaralan. Ah, kapatid ng taong dilaw. Anong sadya niya? Hello? Uy, what's going on? Tapos na. Kilig moment. Yes, yes. Yes, senyor. Mayroong kalatas na para sa inyo. May lagda ng kataas-taasang arsobispo. Mula sa arsobispo? Paano po kaya? Baka wala niya eskomunikasyon. Ang kay senyor Ibarra. Tanggalin ang kanyang eskomunikasyon. Yak kung mapapahiya po kayo ni Padre Damaso sa mga tao. May ipapagawa ako sa inyo. Tunay ba ang iniibig mo si Maria? O baka naman may iba ka pang babaeng may iibigan? Kaya halimbawa ni Binibining Clay. Gusto ko si Alfonso ang mapangasawa mo kaysa dyan sa Crisostomo Ibarrang yan. Ay, ang pangat naman ng ganun, yung arreglo ng ganun-ganun. Hindi natuturuan ng puso. Ah, ganun yung drama doon. So, syempre, hindi siya magugustuhan ni Maria Clara. Tsaka isa pa, scammer siya. Huwag ka nang sumali sa, ano, eksena. Hoy, Dudong Alfonso, ha? And guys, thank you so much for watching this with me. Of course, bukas ulit, Thursday. And sa Friday, cliffhanger, abangan natin yan. Maraming salamat ulit sa lahat dyan. Shoutout sa inyo, mga OFW, sa mga friends. And of course, mga masugid nating tagapanood dito sa Pilipinas. Maraming salamat ulit and see you again tomorrow. Bye!